Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi sa inyo, Mang Tani. Magandang gabi, Cara. Tuluyan na ng humina ang bagyong Quinta bilang epekto ng paglandfall nito sa 7 lugar sa Visayas. At sa ngayon, tropical depression na lamang ito, kaya naman ibinaba na ng PAGASA ang public storm warning signal sa mga bayang dinaanan nito. Signal number 1 sa Mindoro Provinces, Romblon, Lubang Island, Northern Palawan, Calamian Group of Islands, Cuyo Island at Marinduque sa Luzon. Ganoon din sa mga probinsya ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental at Guimaras sa Visayas. Sa kabila ng paghina ng hanging dala ng bagyong Quinta, nagdulot ito ng malawakang pag-ulan dyan sa Visayas at Southern Luzon. Kaya naman pinapayuhan pa rin po ang mga residente na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na may mga storm signal. Huling namataan ang sentro ng bagyong Quinta sa layong 70 kilometers dyan sa may silangan ng Coron, Palawan. At nasa 55 kilometers per hour na lang ang lakas ito, habang nasa 24 kilometers per hour naman ang bilis ito habang kumikilos pa kanluran ng bansa. Inaasahang tutumbukin ng bagyong Quinta ang hilagang Palawan bukas ng madaling araw, at kung magtutuloy-tuloy ang galaw nito, inaasahang didiretso yung mata ng bagyo dyan sa may West Philippine Sea. At yan ay ayon sa PAGASA, inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi. Ganito rin ang tinutumbok ng bagyo base sa storm track ng Weather Central. Asahan naman ang maulap na panahon na may mahinang pag-ulan dito sa Metro Manila, lalo na sa umaga kung kailan mataas ang tsansa ng ulan at unti-unting bababayan pagdating ng tanghali hanggang sa gabi. Makakaranas ng maulan at maulap na kalangitan naman ang malaking bahagi ng Luzon, particular na sa katimugang bahagi nito at itong Bicol Region. Maulan at maulap na kalangitan din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi, gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao na magkakaroon ng mga thunderstorms. Paalala naman sa mga babiyahe sa dagat at sa mga mangingisda, matataas pa rin po ang alon sa seaboards ng Luzon. Yan yung northern, central at southern, kasama na po ang buong seaboards ng Visayas. Kaya hanggat maaari, iwasan po muna ang pumalaot. Kara? Okay, Mang Tani, alam po natin na kapag nagla-landfall ang isang bagyo, kung tumatama ito sa lupa, ay humihina ito. At 7 times nang nag-landfall itong bagyong Quinta, may posibilidad pa po ba na lumakas pa ulit yung bagyong Quinta o tuloy-tuloy na yung paghina talaga nito? Sa ngayon, Kara, dahil pag ito ay lumagpas na dito sa may hilagang bahagi ng Palawan, muli na namang pupunta yan sa karagatan. So, nandyan na naman yung posibilidad, Kara, na lumakas ito. Yun nga lamang, ang kanyang takbo ay papalayo na ng ating bansa, kaya kahit lumakas to, papunta na ito ng West Philippine Sea at papalabas ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi na tayo maapektuhan? Hindi na, Kara. Lalong-lalo na kung hindi ito magbabago ng galaw. Kasi unang-una, kita natin, malakas yung hanging amihan. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit posibleng hindi na ito magbago ng direksyon at papalabas na nga ng ating area of responsibility. So by Friday po, magiging maganda na ang sikat ng araw, lalo na po dyan sa bandang Visayas? Dito sa western at central Visayas, Kara, maganda na yung panahon. Pero dito sa eastern side, hanggang dyan sa Bicol Region at ibang bahagi ng eastern Luzon, patuloy na magkakaroon ng mga pag-ulan, hindi na epekto ng low pressure area, kung hindi epekto na ng malakas na hanging amihan o yung northeast monsoon. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist. Sa iba pang weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po, si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.